Kumusta mga buddy? Naaalala o nakikilala niyo pa ba si Sisa ng Crazy as Pinoy? Na kung saan binubuo sila ng tatlong miyembro at eto nga ay si Sisa, Crispin at Basilio. Nasaan na kaya si Sisa ngayon at sino kaya sa totoong buhay ang boses ng babae sa likod ng kantang Panaginip? Kung gusto mong malaman ang storya ay tapusin mo lang ang videong ito hanggang sa dulo. At i-like at i-subscribe niyo na rin ang channel natin para masarap ang ulam mo bukas. Siya nga pala para sa iba nating kabuddy na nalilito kung si Lil Sisa at Sisa ba ay iisa, ay tatalakayin din natin yan sa videong ito dahil sobrang dami pa rin talaga ang nalilito. Si Muriel Ann Jamito o mas kilala natin sa pangalang Sisa ay isang miyembro ng Crazy as Pinoy. At ang kasama niya nga dito ay sina Crispin at Basilio. Ang birthday nga ni Sisa ay tuwing February 21 at ang kanyang edad ay inyo na lang hulaan dahil hindi ito ni-reveal ni Idol. Kung isa kang batang 90s at trip mo ang hip-hop ay baka isa ka rin sa nahumaling sa kantang inilabas noon ng Crazy as Pinoy na pinamagatan nilang Panaginip. Well, buddy, hindi nga rin maitatangging ang ganda naman talaga ng boses ni Sisa since day one. Sa mga nagtatanong naman kung paano ba nabuo ang Crazy as Pinoy, ay alam mo ba, buddy, na ang dati pang pangalan ng grupo nila ay Triangulo? Ngunit pinalitan lang nila ito ng pangalan noong sumali sila sa Republic of the Philippines noong taong 2002. Dahil plano nila na iugnay ang grupo nila sa Pinoy hip-hop at kaya naman naging Crispin, Sisa Basilio ang screen name nila ay upang madali silang maalala ng mga tao. At alam nyo rin ba kung paano nasali si Sisa sa Crazy as Pinoy? Well buddy, noon daw kasi ay mayroong parlor shop sila Sisa at sakto namang pumunta sila Crispin at Basilio doon upang magpalinis ng kuko. At dito nga ay narinig nila si Sisa na kumakanta. Mula nga noon ay naging miyembro na nga si Sisa sa grupo nila. Imagine sa edad pa lamang na 16 ay miyembro na si Sisa sa Crazy as Pinoy. Malaking bagay nga rin ito dahil nangangailangan nga si Crispin at Basilio ng vocalist. Noong umusbong na nga ang hip-hop noong 90s, ay marami na nga ang kabataan ang nai-inlove sa pagra-rap sa Marikina City. Ang ginagawa nga ng iba noon ay naglalaan sila ng oras sa pagbabattle upang malibang at mas mahasa pa ang skills nila sa pagra-rap. Isa nga rin si Francis M. sa nakatulong sa grupo nila noon hanggang sa sila na nga ang naging grand champion sa Eat Bulaga Republic of the Philippines noong taong 2002. At ang iilan nga sa nagawa nilang kanta ay ang Huwad, Tayo Pa Kaya at ang Panaginip. Well, isa nga rin ang Panaginip sa nag-viral noon dahil sa sobrang ganda ng nasabing kanta. Maging sa ngayon nga ay may mga nagko-comment pa rin sa kantang Panaginip na di nga daw ito nakakasawang pakinggan. Ikaw, buddy, anong kanta ng Crazy as Pinoy ang pinakapaborito mo? Ikaw, buddy, anong kanta ng Crazy as Pinoy ang pinakapaborito mo? I-comment mo naman sa baba para mapakinggan din namin. Patungkol naman sa mga nalilito kay Lil Sisa at Sisa dahil may mga nag-aakala kasi na si Lil Sisa daw yung member ng Crazy as Pinoy, ay panuuri nyo ito, buddy. Si Idol Lil Sisa na mismo ang nag-post niyan at kinaption na niya ng ang litratong ito ay kuha 8 years ago sa isang event sa Quezon. Yung nasa kaliwa, yan si Lil Sisa. Sa kanan naman, yan naman si Sisa. Ayon nga sa Q&A vlog ni Sisa about sa kung ano daw ba ang reaction niya noong nalaman niya na merong Lil Sisa, ay syempre na-shock daw siya hanggang sa noong nalaman niya na ang storya kung bakit nagkaganon ay dahil noong hindi daw siya available noon sa Flip Top, ay naghahanap daw noon ang babae na lalaban sa Flip Top at doon na nga nakilala si Lil Sisa. At ayon din kay Sisa na ang nag-alias kay Lil Sisa noon ay si Basilio, hanggang sa ito na nga ang naging screen name niya hanggang sa ngayon.
At mula nga din daw doon ay natuwa naman si Sisa dahil meron daw siyang katukayo ng screen name na magaling at respetado. Sa ngayon ay eto na ang Sisa ng Crazy as Pinoy. Patuloy pa rin sa pag-grind sa buhay. Pumupunta at aktibo pa rin sa mga gigs. Rumaraket din siya sa pagkanta sa mga kasalan at nangangampan niya sa sinusuportahan niyang party list na AP Party List. Sa ngayon din ay aktibo rin siya sa pag-TikTok at mga social media account niya. Kaya i-follow man na rin si Idol Sisa sa kanyang TikTok na meron ng 12.5k followers, FB na may 20k followers, at YouTube na may 7.87k subscribers. Well, aminin mo man o sa hindi, marami pa rin talagang old music ang hindi nakakasawang maging sa ngayon. Ikaw, buddy, idol mo rin ba si Sisa ng Crazy as Pinoy? Comment down below!